Ginagawa niyo naman akong palabigasan eh. Ay naku, Aning. Alam mo ba, pinaghihirapan din namin mag-asawa ang pagkita ng pera. Wala na kasi kaming ibang matatakbuhan ni Ben, kundi ikaw. Dahil sa wala na kayong kamag-anak na natitirang tanga na kamukha ko, na nakakaunawa na kada kayo kakapusin, eh inaabutan ko kayo. Aba naku, ginagawa mo naman akong palabigasan, oy. Ano ba akala mo sa akin? Swa? Oh! Iniwan sa akin ng nanay yan eh. At galing pa raw yung kay Lola Goring eh. Ay, naku, Aning. Mula nung magsama kinang Ben mong yan, eh wala na kaliwa-liwanag ang buhay ninyo. Aba, Aning, hindi na kayo bata. Dalawa pa ang pinag-aaral ninyo. Ang hirap sa inyo, kayabangan ang pinaiiral nyo, hindi nyo naman kaya. Umaasal kayong dalawang mag-asawa na kayo ay mayaman. Eh, ang hirap naman eh ako minumutete ninyo. Tatla naman kayo ng kahiyan, ano? Magbabayad naman kami. Aning, may kalyo na ang tenga ko sa linyang yan. Reply na yan eh. Sabihin mo naman sa asawa mo, magtrabaho ng gusto. Kumikilos naman siya eh. Kumikilos ng ano? Eh makupad pa sa pagong kumilos yung asawa mo. O sige, sige. Umalis ka na. Una kayo siya. Kakain pa ako. Hindi kita maimbitahan dahil hindi nakapagluto ang katulong para sa bisita. Elisa. O ano pang tinatayo mo dyan? Sige na. Ay naku, Aning, kapag ka hindi mo inayos ang buhay mo, walang mangyayari sa'yo. Ito na palang pagong. Magandang tangali ko rin. Oh, kung wala ka pang perang pantubos dito, basta yung tubo, huwag mong kalilimutan, ha? Sige, malis na kayo, kakain pa ako. Wala na akong panong para sa inyo. Asung-sung naman ng chocolate. Ang inay naman, punta ng punta. Marahin mo nga, ate. Kain-kain mo naman yun, di ba? Di ba ikaw si Wonder Woman? Tumigil ko nga dyan, Elaine. Baka ikaw pa maharap po dyan, eh. Opo, ate. Kayong dalawa, doon kayo sa loob. Bayaan mo, Aning. Pag nasingil ko si Mrs. Capistani, babayaran natin kaagad yung masungit mong pinsan. Tayo na. Umalis na tayo. O, anak. Bakit ka dito nag-aaral? Kaya dilim-dilim dito. Masisira mata mo. Ang atili sa mo sa naroon. Nandun po sa kwarto, nag-aaral din po. Nako. Siya, pumasok ka na sa loob at magpahinga ka na. Sabi mo tuloy sa Ate Elisa mo na tumigil na. Opo. Lalabo ang mata nyo. Oh, bakit hindi ka pa matulog? Ben, kailangan magbayad na tayo ng ilaw bukas. Kailangan mamili ako ng materyales bukas eh. Eh di kailangan naman, unahin mo muna ang Meralco. Walang magagawa ang mga trabaho doon sa pabrika bukas kapag hindi tayo namili ng materyales sa Laguna. Nangako ko kay Manang Salon na yung kalating buwan man lang na renta natin noong isang buwan, e babayaran natin ngayon. Makiusap ka na lamang muna. Ikaw naman makiusap, palibasa hindi mo nakakaharap yung babaeng yun eh. Masyadong bungangere yun eh. Anong gagawin ko? Pag natigil ang trabaho sa pabrika, lalo nang walang perang papanik sa atin. Alam ba wala na akong mukhang iharap doon sa mga pinagkakautangan natin eh. At manhid na rin ako sa kanilang pagmumura at pag-alipusta sa atin. At hindi na pwedeng isaing ang magagandang salita at saka pangako. Tama niyan, nate. Sabi ng itay, huwag ka raw mag-aaral sa dilim. Masisira mata mo. Oo, tatapusin ko lang to.
Maria Elisa Fajardo, summa cum laude. Alam mo, iha, tatlo ang ating sinusuplaya ng malalaking outlet. Ang karamihan sa kanila ay nagbebenta sa mga turistang Hapon at mga Amerikano. Tay, papayagan niyo ba ako magkaroon ng full control sa negosyong ito? Bakit, Elisa? Napakarami hong dapat baguhin. Mga drastic changes. Kung hindi, masasayang lang hong pinaghirapan niyo ng nanay ng napakahabang panahon. Elisa, hindi tayo maring makipag-compete sa malalaking negosyante. Nasubukan ko na yan eh. Talagang hanggang dito na lamang tayo. Tay, wala hong imposible sa determinado. Ano naman ang gagawin ko dito sa bahay? Kung trabaho-trabaho din lamang ang kailangan mo, ililista ko pa para sa'yo. Hindi sapat ang oras sa isang araw sa dami ng magagawa mo. Sayang ang 2 months. Makakakuha pa ako ng courses. I can graduate this summer. Bakit sayang? Makakagraduate ka din naman sa March, ah. Hindi ka naman delayed sa mga subjects mo. Bakit inaapuro mo yung sarili mo makagraduate sa October? Baka mamaya magkanda leche-leche pa yung grades mo. Sayang ang panahon, ate. Tigilan mo nga ako, Elaine. Kaya mo lang gusto mag-summer para makapamasyal ka. Kinakaligkit ka na naman yung kaibigan mong walang magawa sa buhay. Ayaw ko lang namang mabagoong dito sa bahay, ate. Pwede ba? Iniisip mo palang alam ko na tumatakbo sa kukote mo. Ginagamit mo parason ng eskwelahan para lang makatsyempo kang gumala sa kalye. Eskwelahan para lang makatsyempo kang gumala sa kalye. Ano ba naman kayo? Nag-aangilan na naman kayo. Nay, bakit kayo pa ang kumuha niyan sa likod bahay? Alam niyo naman madulas doon, lalong-lalo na pagtag-ulan. Oo nga, eh makulimlim ang langit. Ay, naaalala ko, baka biglang bumagsak ang ulan, mabasa ito, sayang naman, tuyo na. Nakita mo na? Pagkatapos, sasabihin mo wala ka pang magawa dito sa bahay. Buksan mo ang mga mata mo. Hinihintay mo pang lumapit sa iyong trabaho. Kailangan ka pa pagsabihan. Pwede ba? Para naman kayong mga aso't pusa, eh. Bakit ba... Nay? Nay? Nay, bakit ho? Wala, wala. Wala nga naman to. Wala nga, wala. Kita mo na. Mahatid naman kita eh. Nasa Cebu ang parents ko, walang gagamit ng kotse. Huwag na lang, Neldy. Baka mabuko pa tayo ni Ate Elisa eh. Sir, mong katakot-takot na naman yan. Bakit pa ganun na lang allergy ng sister mo sa akin? Akala ba nininegosyo kita sa mga lalaki? Luka-luka. Pabayaan mo na lang yon. Ayaw ko lang na pati ikaw madamay. Sabihin mo dyan sa sister mo na hindi maganda ang masyadong brainy, inaayawan ng lalaki. Pero ang tingin ko, hindi pinoproblema ng ate ko ang pagkakaroon ng boyfriend. Ba? Malaki na pala sira. Maka-flip na. Ay! Ay! Ay!
sorry. It's all right. Late na kasi ako eh. Sorry ulit. Gusto mo lang makatak, hined-on collision mo pa. Sino yun? Malamang taga-graduate school. Ngayon lang magsimula yung classes nila eh. Mm-hmm. Let's go. O ano? Mamaya pa raw di-deliver eh. Aba, kailangan natin yung cutter niya na yan eh. Sabi mo, bilisan nila. Tawagan mo ulit. O sige. Elisa? Oh, Tay. Hindi na ni-renew ni Mrs. Lagman ang kanyang kontrata. Nakakuha na raw siya ng bagong supplier. Ano ho raw ang rason? Bakit tayo pinalitan? Hindi raw natin mamintini ang prompt delivery ng kanyang mga orders. Tay, kasi naman, sinabi ko na sa inyo, palitan na natin yung mga trabahador natin. Ang tatanda na nila eh. Ang kukupad na magtrabaho. Elisa, baka sumubsob tayo. Malaking mawawala sa atin. Meron pa tayong outstanding balance sa bangko. I'm sorry, Miss Fajardo. But I'm not in any position to discuss these matters with you. I suggest you talk to our president. Baka i-consider niya ang yung request for an extension. I mean, it would be very difficult kung hindi siya pumayag. I guess alam mo na rin. Pag hindi niya inuprubahan ang inyong proposals, ay malamang na embargohin ng bangko ang inyong business. You don't have to remind me about that. I know my obligations and the consequences. But then, there's nothing to worry about. I'm here and I will help you. Alam mo, napakahirap biguin ang isang nagsusumigasig na negosyante. Lalo na't napakaganda. Thank you very much, Mr. Ginto. Don't mention it. You have spotted my weakness. Charm and wit. Mahirap i-turn down ang isang babaeng napakagandang katulad mo. Maraming salamat ho. Salamat ho ulit. Miss Fajardo, may I call you one of these days? Dinner, perhaps? If it means business, I see no harm. Miss Fajardo, there are other forms of business. Mr. Ginto, nagpasalamat na ho ko sa inyo. Besides, I don't think I have time for other forms of business at this point. Baka masira pa magandang pagtitinginan natin, hindi po ba? I'll see you again. For your signature. Have a nice day. Thank you. O, naayos mo na ba yung mga papers na? Hurry up. Okay naman. Elisa. Elisa. Ano ba? Mahal mo ba ako o hindi? Kailangan ko pa naman sagutin yan. Bakit ayaw mo akong pakasalan? Ilang beses ko bang ulitin sa'yo, Leo? Kailangan makatapos ako ng pag-aaral. Kailangan maiahon ko sa kanila kinalalagyan ng aking pamilya. Yan naman ang hirap sa'yo eh. Sarili mo palagi mo iniisip. Paano naman ako? Hindi mo nakikita aking paghihirap. Anong alam mo sa paghihirap, Leo? Anong alam mo? Ikaw na pinanganak na may de-uniforming yaya. Ikaw na lagi napapaligiran na sa katerbang katulong para lamang gabutin ang mga kinalap mo. Ikaw ba'y humarap na sa'yong principal? Na nagmamakaawang papasukin ka dahil wala na may pambayad na matrikulang yung mga magulang.
Ikaw ba'y nagdaanan sa isang linggo tipid na tipid ang ulam dahil wala na kayong pamalengke? At wala na rin kamag-anak na gusto magpautang sa inyo? Ano alam mo? Ano alam mo sa paghihirap? Alright. Yan ang gusto mo. Yan ang mga kuha mo. We're through. I changed my mind. Dinaan ko sa PR yung loan manager. Kaya papipirmahin na lang ako ulit ng promissory note. Ka-appointment ko ngayon si Mrs. Ugalde. Pumayag na po siyang pahiramin tayo ng pambayad sa amortization natin. Elaine, yung sapatos ko naman, oh. Don't worry, Tay. Ako kong bahala. Ben, mabuti siguro dumito ka na lamang sa bahay. Pabaya mo na lamang si Elaine pumunta sa pabrika. Ako, patong-patong ang trabaho doon. Baka hindi niya makaya ang problema. Lakasan lang naman ang loob yan, Tay, eh. Pababayaan ko ba naman maimbago ang negosyong pinaghirapan yung maipundar ng nanay? Tama ho ang nanay, Tay. Dumito na lang kayo ni Elaine. Oh, meron pa. Kuskusin mo pa, oh. Alam niyo naman ho hanggang ngayon ay pabago-bago pa ang blood pressure ng nanay. Ate, mas mabuti siguro kung kumuha na lang tayo ng maid. Ano ka? Ipagkakatiwala mo ang nanay sa maid? Hindi naman ganun ang ibig sabihin ng kapatid mo. Malapit na rin siyang gumraduate. Itay, lahat naman tayo nagsasakripisyo dito, hindi ba? Sino-sino pa ba naman ang magtutulungan kundi tayo-tay rin? Ano ba naman yung konting malasakit mula kay Elaine? Pabayaan niyo ho, inay. Isinusumpa ko sa inyo. Babangon din tayo. Sige ho, alis na ako. Tay? Elaine, huwag mong masamain ang sinabi ng kapatid mo. Ginagawa lamang niya kung ano makakabuti sa atin. Wala naman ho akong sinasabi eh. Sige na anak, maupo ka at kumain. Sige na. Mamaya na lang ho itay, mag-aayos pa ho ako ng kama eh. Mahirap ang taxi ngayon. Rush hour na. Mukhang ulam pa. You still remember me? Yeah. I'm Rolly, and you're? Elaine. Elaine, igi siguro kung magpalipas muna tayo ng oras. Wala kang makukuha ang bakanting taxi ngayon. Kung meron man, siguradong namimili sila ng pasahero. In other words, baka gusto mo munang bumalik sa campus. Absent ang professor ko, and I'm glad dahil hindi ako kapag-lunch sa office kanina. At gutom na ako. Elaine, may tiplansya pa tinga mo? Bakit? Wala, iniimbita kita magbarihan na, hindi ka naman sumasagot eh. Ang dami mong sinabi, yun lang pala ang gusto mo. Hindi mo pa rin ako sinasagot. Hindi pwede. Bakit naman, may lalaki bang naghihintay? O may nabangan kang call within 30 minutes kaya kailangan ka umuwi na nakataksi? Masyado kang madaldal, hindi tuloy ako makapag-concentrate sa kalye. Nakita mo na, service deluxe pa kahit sinoshopa mo na ako, ha? Thank you. Pasandali. Ano nga palang phone number nyo? Hanapin mo na lang sa direktoryo. Ano nga pala family name mo? Pambuan, Masansakay, Mekekekwe... Fajardo. Fajardo. Okay. Sige. Bye-bye, Lane. Bye-bye. Mama, sa highway ho tayo. Oy, bakit ka pa naman magmamarcha sa graduation mo? Wala ka namang medalyang tatanggapin. Gastos pa yon. Sana katulad ka man lang ng ate mo. Aning naman. Minsan lang gagraduate ang tao sa college. Bayaan mo namang maging memorable sa bata.
Nagiging memorable lamang ang pagtatapos kung meron kang honor na tatanggapin. Hindi naman ho ako kasing talino ng Ate Elisa, Inay. Eh, hindi lang naman talino ang kailangan eh. Ang kailangan ay tiyaga. Kung nakuha mo man lang ang konting talino at determinasyon ng ate mo, hindi ka magiging kulela. Hayaan mo, Elaine. Ako na lang kukuha ng diploma sa graduation natin. Huwag na lang, Meldy. Baka magkapalit pa tayo ng transcripts. Eh, mas grabe ang grades mo kaysa sa akin. Hindi na ba rin mababa. Pasado naman. Relax pa. Sira ka talaga, ano? Elaine? Hi. Akala ko nakalis ka na. Alam mo ba, inatake na naman ng hika yung professor ko? Baka naman pwede na tayo merienda ngayon. Sorry. May lakad pa kami ni Meldy eh. Lakad? Wala naman tayong lakad ah. O, sige, Elaine. Tumawag ka na lang mamaya pagdating mo sa bahay, ha? Bye! Meldy! Hoy! What's so funny? Wala. Shall we? Sigurado ka bang yan lang ang kakainin mo? Busog pa ako eh. Look, Elaine, hindi ko sinasabing santo ako, pero wala kang dapat ikatakot. Ang chismis nga, disenteng lalaki raw ako. Wala naman akong sinasabi eh. Worried lang ako dahil... O baka naman kailangan ko ibigay sa'yo ang aking life story just to prove to you na wala akong police record o atraso sa NBI. Okay. Working student ako. Nagtatrabaho ko sa isang trading firm. Both my parents are in the States kasama mga utol ko. Ako lang ang naiwan dito dahil nga kahit kinukulit ako magpunta sa New Jersey, at baka raw doon ako swerte na bumuti-buti ang buhay ko tulad ng mga utol ko, umiral sa akin ang pagiging nationalistic. Nagagraduate school ako dahil napakarami kong ambisyon. And that's also one of the reasons kung bakit ako madalas mapahamak. Umuupa ako ng isang maliit na kwarto at ang binabayad ko ay pinadadala sa akin ng mga kapatid ko at magulang. Okay. It's your turn. Wala akong maikikwento sa'yo. Wala namang exciting sa buhay ko eh. Nag-aaral lang ako, ganun. Yun lang talaga. Eh, paano ka nga naman magkakaroon ng excitement sa buhay kung sobrang yung pagiging matatakutin? Marunong lang akong umiwas sa trouble. Elaine, ang taong sobrang pagkasigurista, inaamag, napapanis ang utak, tumatanda ka agad, nagiging matabang ang buhay. Gusto ko lang maging mabait na anak. Anong oras ka na umuwi? Mga past 7, ate. Saan ka naman nagpunta? Hindi ba 4:13 tapos na yung exam? Hinintay ko kasi yung reserved book sa library hanggang 6 eh. Kakailanganin ko kasi para sa exam ko sa educational psychology. Maski itanong mo pa kay Meldy, ate, siya ang kasama ko sa library. Alam nga namang hindi ka ipagtanggol yung best friend mo saksakan ng landi. Pag nabalitaan kong inatake ka na naman yung pagkagala mo, malilintikan ka sa akin. Ninervyos tuloy ang nanay sa kahihintay sa'yo, ah. Hindi ka man lang tumawag. Pagkatapos niyan, plansyahin mo yung damit kong olive green. Yung printed, yun ang gagamitin ko bukas ng umaga. At mag-review ka na. Baka mamaya bumaksa ka na naman sa EdSite mo. Ako na naman ang kakausap sa professor mo. You mean to say hindi ka pa nakaka-boyfriend? Kahit isa? Ayaw ko rin naman eh. Mahirap na. Magdidiskurso lang yung ate ko. Eh, ikaw naman ang liligawan eh. At hindi yung ate mo matapang pa sa kalburo. Eh, kung gusto niyang tumandang dalaga, bakit dinadamay ka pa niya? Hindi mo naman naiintindihan eh.
Gusto lang naman ng Ate Elisa makapagtapos ako ng aking studies para makatulong naman sa parents ko. Ah, so para kang tinitrain maging nurse ng mga matatanda, ganun ba? Ate, si Rolly. Good afternoon. Binoblow out mo pa ang kapatid ko. Baka maubos ang allowance mo. Eh? Hihintayin kita sa labas. Sige, Rolly. Thank you. Uuwi na ako. Ate? Ate? Kaibigan ko lang naman si Rolly eh. Tumigil ka nga dyan. O baka gusto mo dito ka makatikim ng sampal sa akin. Pasensya ka na sa ate ko, Rolly. Ganun lang yun, pero mabait yun. Bilib din ako sa'yo, Elaine. Isang sipo lang ng ate mo, natatrenta ka na. Kahit naman i-explain ko sa'yo, hindi mo rin naman maiintindihan eh. Iba lang talaga ang upbringing natin. Obvious ba? Pero siguro kailangan mo na ipaalam sa mahal mong ate na marunong ka rin tumutol sa kanyang inuutos. Karapatan mo yun. Tinuturuan mo ba akong maging rebelde? Hindi. Tinutulungan lang kitang mag-isip para sa iyong sarili. Iba ang mabait na tao sa isang tau-tauhan lamang. Nay? Ay, naku, anak. Nandiyan ka na pala. Bakit ho kayong gumagawa niyan? Nasaan si Elaine? Ay, naku. Alam mo kanina, nagpunta sa eskwelahan. At nung lumabas siya, nakita ko bihis na siya. Ang tatay mo naman, bumili raw ng gamot. Kaya lumabas. Inay, iwan niya na ho yan. Alam mo, anak, ang lababo, pagka iniwanan mong marumi, itisin. Elaine! Ate? Pumusit ka na naman sa trabaho mo dito sa bahay. Kinuha ko lang naman yung transcript ko eh. Gano'n ba ka-importante yung transcript na yan at kailangan mo, anay? O baka naman nakipagkita ka na naman doon sa lalaki mo. Para na nga akong preso dito eh. Ano? Ano sabi mo? Ang preso, sukatan lugar na ginagalawan. Tinatakal ang pagkain. Nagtitibag ng bato at nagbubunot ng damo. Umaangal ka na ba sa konting responsibilidad mo dito sa bahay? Pwede ba? Tumigil na nga kayong dalawa. Alam mo kaya kayo nagkakaganyan, pareho kayong pagod eh. Tama na. Nay, paano naman napagod din si Elaine? Pinagpapawisan lang naman yan pag nagtatrabaho dito sa loob ng bahay, ah. Pero kung layasan, kahit isang linggong hindi natutulog yan, kaya niya si Elaine. Pinigyan mo na naman na masamang kahulugan yung sinabi ko. Anong gusto mo, matuwa pa ako? O, baka naman gusto na magsarili ng kapatid mo. Ano? Paano siya mabubuhay? Eh kung yung sarili niya, hindi niya kayang pangalagaan. O baka naman aasa ka pa dun sa lalaki mo. Sige na, Elaine, magbihis ka na. Magbihis ka na. Ang hirap sa'yo, masyado kang ulukan. Konting bola lang sa'yo ng lalaki, patay ka na agad. Ayoko na mauulit ito, ha? Sagutin mo ako! Oo, ate. Masarap maging independent. Right after I graduated from college, umalis na ako dun sa bahay ng parents ko. Noong una, syempre, na-shock sila. Babae raw ako, kesyo mahirap ang nag-iisa, and all that crap. On juice mo. Pero kahit ayaw nila, wala rin silang nagawa. Ngayon, I'll never ever go back to living with my family again. Bakit? May samaan ba kayo ng loob ng pamilya mo? Of course not. Bakit kailangan ba nagsasampalan at nagpupukulan ng plato sa ulo para makalaya sa anak sa bahay? Ang sa akin lang, kapag nasa tamang edad ng anak, dapat marunong nang mag-solve ng sariling problem, di ba? Besides, I'd rather work for my own family. Pag nagkaasawa at anak na ako, doon ko ibubuhos ang obligasyon ko. Bago ka maging ina, maging anak ka muna. Elisa, I appreciate everything that my parents have done for me. Pero ngayon, may sarili na akong buhay. Baka nakakalimutan mo na merong mahalagang utang na loob ang anak sa kanyang magulang. Diyos ko, napaka full-blooded Pinoy mo naman.
As far as I'm concerned, yung ginawa ng parents ko para sa akin, yung pinag-aral ako, pinalaki, pinakain, responsibilidad nila yon. At ako naman, ang responsibilidad ko, pag ako nagka-baby, yung pag-aralin naman siya at palakihin. Hintayin mo pagsabihan ka ng ganyan ng iyong anak. Then tell me how it feels. Don't get me wrong, Elisa. I admire what you're doing. I think it's silly, but then it's admirable. Not everything heroic is sensible. Ikaw ba wala kang balak magkaroon ng sariling pamilya? Matagal pa siguro. Wala pa sa isip ko mga bagay na yan eh. Marami pa akong obligasyon na dapat gampanan. Di mo rin masasabi yan. Pag dumating ang right time, right place, and right person, you tell me how it feels. Ma'am, nakanda na ho. Tara, kain na tayo. Mabuti pa sila. Parang walang problema. Langoy lang ng langoy maghapon, magdamag. Wala nang direksyon ang nilalangoyan. Paikot-ikot lang. Pero tahimik. Walang nakikialam. Walang nagsasabi kung sa kaliwa o sa kanan sila lalangoy. Hindi kaya ko. Elaine, we can't let this go on. Pag nakikita kong nahihirapan ka, mentally and emotionally, naapektuhan din ako. I don't know. Perhaps I just love you too much. I love you too, Rolly. Hindi ko nga alam kung anong mangyayari sa akin kapag ikaw ang nawala sa buhay ko. Elaine, I want you to be my wife. I know we can make it work. Isa lang ang hihingin ko sa'yo. Bukod sa pagmamahal mo, maging matapang ka. Malakas ang loob. For your sake and mine. Tay, kayo lang naman ho ang pwedeng kumausap sa Ate Elisa eh. Gusto ko lang naman ho kasing makatulong. Gusto ko na ho magtrabaho. Eh sayang naman ho yung 4 years ko sa college kung sa paghuhugas lang ho ng pinggan at saka sa paglalaban ng damit mapupunta eh. Baya mo anak. At titempohan natin na good mood ang ate mo. Itay, pag kumikita na ho ako, eh hindi na ho ako hihingi ng pera sa ate. Makakabawas na rin ho sa gastos niya. Ah, sige. Babalato mo ako kahit na pa 10-10 lang, ha? Tay naman, mabuti ho kung 10 lang. Sige ho. Okay, bye-bye. Sige ho, Itay. Alam mo ba kung anong pinagagawa mo sa akin? Pinamimili mo ako. Ikaw ang aking pamilya. Ganun na nga. Darating ang panahon na kakailangan mo pagdesisyonan yan, Elaine. Dumating na ang oras. Useless itong usapan natin. Kahit anong paliwanag ang ibigay ko sa'yo, naririnig mo lang ang gusto mong pakinggan. Dahil alam kong tama ako. Lalaki ka. Hindi ini-expect ng mga magulang na alagaan sila ng anak na lalaki. Babae ako. Bunso pa. Bakit? Yan na ba ang kriteriya na kailangan ng mga nagpapakamartir? Uuwi na ako. Kung hindi mo na kaya, sabihin mo lang sa akin. Hindi naman kita pinipwersang makiramay sa kaguluhan ng buhay ko eh. Sa hirap ba naman ang pagpaplano kung makita ka, aawain mo pa ako? Ewan ko ba sa'yo, Elaine?
Hindi ko na alam kung ano pang proof ang kailangan ibigay ko sa'yo para mapatunayan ko lang na... na I'm sincere. And I love you. I love you too, Rolly. Very much. But... Elaine, unahin mo na muna itong damit ng ate mo. Ilagay niyo na ho muna dyan, inay. Sige na, ito na unahin mo dahil ang sabi niya gusto niya isuot bukas to eh. Mamaya na ho, inay. Hindi pa ho tapos ito eh. Ako lang nga, Mamam Lancia. Umalis ka dyan. Ang kupad-kupad mo eh. Ako na ho. Nagdadabog ka ba? Hindi ho. Aba, kung ayaw mo magtrabaho, sabi mo sa akin at ako na lamang ang gagawa. Hindi naman ho ako nagre-reklamo, inay. Ang hinihiling ko lang, tratuhin nyo naman ho ako miyembro ng pamilya. Tama na sa akin yun. Bakit? Ang kinakain mo ba iba sa kinakain namin? Hindi naman ho yun eh. Ano ba naman ho yung humiling ako ng konting panahon para sa aking sarili? Ano ba naman ho yung pakinabangan ko yung 4 na taong pinag-aralan ko? Paano na ang utak ko, inay? Kahit kutsilyo'y pumupurol pag hindi hinahasa. Plano niyo hubang habang panahon na lang akong pagbunutin ng sahig ng bahay at pagkiskisin ng mga uling mula sa mga kaserola? Napakarami ng arya mo. Kaya mo ba ang trabaho ng ate Elisa mo? Oo na ho. Inaamin ko. Boba ako. Si ate Elisa ang henyo sa pamilyang ito. Ganyan naman kayo eh. Kulang na lang ipatong niyo sa karos at iprosesyon ng ate Elisa. Kung ayaw mo! Inay? 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 Inay! Bakit ho? Inay! 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 Bakit po? Hello? Ate Elisa? Ang nanay! Hello? Elaine? Ba't kanya ng boses mo? Muntik nang atakihin ng nanay, Rolly, eh. Kasalanan ko. Tatawagan na lang kita, Rolly, ha? I have to see you, Elaine. Importante yung sasabihin ko. Sige na, Rolly. Bye. May sakit na ang nanay. Nakikipaglampungan ka pa dyan. Ate! Pasalamat ka tulang nangyari sa nanay. Kung hindi, ako mismo ang papatay sa'yo. Hindi ko naman gustong sagutin ng nanay eh. Kaya lang... Buhay at panahon ko rin ang sinusubok ko sa pamilyang ito. Kaya makisama ka. Mamili ka, Elaine. Ang pananagutan mo sa ating mga magulang o ang iyong cargo de konsensya. Maswerte ang lalaking papangasawa mo. Pag nabili mo yung tinatarget mong bahay, ang ikalalabas niyan yung groom ang may walk down the aisle. Pag nagkataon, siya na rin ang magsusuot ng wedding gown. Sayang ka, Elisa. Bakit? Sa tipo mong yan, I can name at least 6 eligible bachelors na talagang lalagapak sa'yo. Kung lalagapak naman pala sila sa akin, eh bakit ko pa sila papatulan? Dear, for your information, nowadays, there's no such thing as an ideal man. Ngayon, kung inaakala mo na katulad sa fairy tales, eh bigla na lang susulpot out of nowhere si Mr. Perfect, eh mag-aral ka na lang manggan-chilyo at magbudda. If he's not the perfect man for me, eh hindi na lang ako magpapakasal. Look, Beth, hindi naman ako pipitsuging babae. Bakit ako papatol sa segunda klase? Yan din ang sinabi ko nung araw. Until one morning, pagharap ko sa salamin, nakita ko may laugh lines na ako. At nakaspat ako ng 6. Yes, Elisa, count them. 6 na puting buhok. Aba,
Mas malala pa pala yung problema mo eh. Pangaral ka ng pangaral sa akin, eh yung katawan mo naman pala ang dapat mong ayusin. Why do you think I'm solving the problem? I'm getting married. Magpapakasal ka? Oo. Darating siya dito in a few minutes. Ang aking husband-to-be, si Tony. Sabi ko, isama niya yung best friend niya. Ano? Para pagpilian mo? Gaga, para sa'yo. Pwede ba? Give it a try, dear. Gwapo yung kaibigan ni Tony, engineer, tsaka nagtatrabaho sa isang multinational. At may sariling kotse, BMW pa. Huwag mo nga akong idamay sa mga kalokohan mo, Beth. Oh, saan ka pupunta? Baka mahawa pa ako dyan sa mikrobyong pumasok sa utak mo. Good night. Tay, nasabi niyo na ba ho kay Ate Elisa yung tungkol sa pagtatrabaho ko? Alam mo, masyadong mainitin ang ulo ng ate mo ngayon eh. Wanda kasi yung mga inaasikaso niyang mga koneksyon sa mga department store sa Amerika. Tay, gawan niyo naman ho ng paraan para naman kausapin niyo na ho. Baya mo anak, kumukuha lang ako ng buwelo. O, oh, ayan na, itay. Sabihin nyo na. Akong bahala. Baka mamaya mainit na naman ang ulo niyan eh. Sige na, itay. Timing lang yan. Itay, ah. Itay! Itay! Kumagat na mga kano. Nabenta ko na ho mga designs ng bags natin. Makakapag-export na tayo sa Amerika, tay. Dollars to! Dollars! Salamat naman. Makakaahon-ahon na rin tayo. Sige, anak. Magpahinga ka na muna. Opa. Ako na, Elaine. Hello? Wala dito si Elaine. At isa pa, hindi siya tumatanggap ng tawag kahit kanino. Kaya huwag ka nang tatawag dito. Elaine! Talagang hindi ka ba pwedeng pagsabihan? Eh, ate? Ano na naman irarason mo sa akin? Bakit ka pa tinatawagan ng lalaking yan? Ano ba ang pinakain niya sa'yo at hindi ka mapakilis sa kanya? Elaine, gamitin mo yung kokote mo, ha? Abay, ako'y halos magkatibi na sa pagpupuyat para lamang medyo makagaanggaan ang pamumuhay natin. Pero ikaw, wala ka nang inisip kundi ang lalaki mo. Maramot kang tao. Maramot! Ate, wala naman kaming ginagawang masama eh. Ate, pinagmamalaki mo pa yung katarantaduhan mo? Anong gusto mo? Maparis ka dyan sa ibang babae? Nagpakaulol sa lalaki? Nabuntis? Pagkatapos ano? Kung siswerte ng konti, pakakasalan. Pero kung talagang mamalasin, iiwanan parang pusang inanakan. Yan ba ang gusto mo? Paano na ang kinabukasan mo? O baka naman pati yan, iaasa mo pa sa akin. Huwag mo akong daanin sa iyak. Mula pa nung araw, wala ka nang ginawa kundi umiyak. Mag-isip ka. Gamitin mo yung katiting mong utak. Elaine, pwede ba tingnan mo nga ang iyong sarili? Mukha kang mas matanda pa kaysa sa ate mo, ah. E, paano ba naman? Pinababayaan mo lang ang sarili mong kalawangin. Kung di ba naman puro trapo at inadoro ang kaharap mo buong maghapon, talaga naman mapapanis ang iyong utak. Meron akong isang pupil. May pagka-slow sa math. Gusto siya ipa-tutor ng mami niya. 1 hour lang from Monday to Friday, 80 pesos per session. Okay na yun. Baka interesado ka. Malabo, Meldi eh. Ay, nako. Hello? Good afternoon. Pwedeng makausap si Elaine? Sorry, you've got the wrong number. Hello? Hindi ka ba marunong tumingin ng numero? Sinabi ng wrong number eh. Kanina ka pa ba, pare? Hindi naman. Okay na, ayos na.
Pwede ka na lumakad. Hirap na ako sa pagkuha nito eh. Itong passport mo. At saka ticket. Good luck, ha? Kain ang kain, ha, Beth? Ano na lang ba yung 400 a week? Sa damit at makeup lang yan si Elaine, ubos na yon. Hindi naman yung halaga eh. Mabuti na rin namang magamit ni Elaine yung kanyang pinag-aralan sa kolehiyo. Isa pa, isang oras lang naman siyang mawawala dito sa bahay. E, bibiyahe pa yan. Oh, maraming tarantado sa kalye. Naku, eh, alas 4 naman ang punta ni Elaine sa kanyang tutunguhan. Hindi naman siya gagabihin sa kalsada. You know, Elisa, I see nothing wrong kung magturo si Elaine. Tsaka tama ang tatay mo. Kung may pinag-aralan ng tao, sayang naman kung di ma-practice. Otro pang aalalahanin namin yan. My goodness naman, Elisa. Hindi na batang musmus yung kapatid mo. At kung tarantado-tarantado lang inaalala mo, eh maraming gago dyan. Maski na sa factory mo. Good afternoon. Yes? Dito ho ba si Mitzi Delfino? You must be Miss Fajardo. Ako ang tito ni Mitzi. I'm Levy. Come in. Mitzi? Mitzi? Andito na at tutor mo. Teka, I get my book! Oh, maiwan ko na muna kayo. Ikaw na ang bahala sa pamangking ko. Aha. Uh-huh. You're Mitzi. I'm Miss Fajardo. Ma'am, you know what? What? Wala pang girlfriend ng Tito Levy ko. Mag-start na tayo? Kasi, hindi umaalis ang tito ko sa bahay eh. Inahinto na siya ng mami ko sa school. May sakit kasi eh. Dito, lagi siyang inihimatay. Halika doon tayo, ma'am. Asan siya? Nandun sa kwarto niya. Beth, tama na yan! Kaya mo ko! Hindi ako titigil agad di mag-blackout ang utak ko! Yan bang solusyon? Ang magpakaloka ka? Hayop na lalaki yan! Bakit niya ginawa sa amin to? I trusted him, Elisa. I trusted him. I trusted him. I trusted him. He changed his mind. You just have me to tell it. He changed his mind. Ano ba kaya niya sa akin? Lumasabagod! Ikaw lang naman ang masyadong makumpiyansa sa lalaki. Sinabi ko na sa'yo, pare-pareho lang silang lahat. Kung hindi naghahanap ng babaeng maipapalit sa kanilang ina, naghahanap ng babaeng maaalila. Bakit? Beth? Beth? Kaya huwag masayangin ang luha mo. Lalaki lang yan. O sige, Mitzi, tapusin mo muna yan. May tatawagan lang ako, ha? Yes, ma'am.
Hello? Good afternoon. Pwede hong makausap si Rolly? Si Rolly? Naku, iha. Umalis na nung Sabado. Nagpunta sa state sa kanyang parents. Sino ba ito? Hello? 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 Eto, uminom ka muna. Thank you. Mahal mo ba siya talaga? Siguro itinalaga ng Diyos na hindi kami magkatuluyan ni Rolly. Don't worry. Nagagamot ng ganyang klase sakit. Paano? Well, one day, you're just going to wake up to find out na hindi na ganun kahabdi ang sugat niyang inuwan sa iyong puso. Habang tumatagal, unti-unting nababawasan ang sakit. Until mawala nang completely. There'll be memories. Pero, like all memories, they can't hurt you anymore. Tsaka, mali mo, baka mapadali pa yung paghilom na yung sugat. Maraming klaseng doktor. Levi, bakit? Levi, anong sakit? Levi, are you okay? Levi? It's okay. Oh, kamusta ka na ba? Hysterical ka pa? Please, Elisa, just don't ever mention the name of that man. At huwag mo ka papakilala sa lalaki may pangalan Antonio, ha? Pasensya ka na, nagkaroon ka ng kaibigan luka-luka. Hoy, may good news ako sa'yo. Nakabili na ako ng bahay. Aba, haba palang nag-iiyak ako sa bahay, namamalengke ka ng tirahan. Maganda ba o binarat mo ng katakot-takot? Better than that. Importante sa buhay ko. Ay, dahan-dahan lang, ha? Elisa? Anak, lilipat ka na ba? Tsako rin, naikasyon na ho ang cheque ko. Napatunayan nyo na may pondo ang aking binayad. Pumirma na rin ho kayo sa kontrata, hindi ba? Kaya akin na itong bahay na to. Inaasahan kong may lalabas nyo ng lahat ng inyong mga muebles. Nay, ate, nakahanda na ang pagkain. Papano ho yan, Tsako rin? Kakain muna kami. Hindi namin kayo mayayaya dahil hindi nakapagluto si Elaine para sa bisita. Andito ko pa pala. Nakalimutan ko kasi yung payong ko eh. E bigla namang bumuhos ang ulan. You want me to bring you home? Huwag na lang, titila rin naman yan eh. Mukhang wala ka na masasakyan ngayon sa kanto. Malakas ang ulan. Ihatid na kita. Kunin ko na yung susi. Levi, are you sure? What I mean is, okay na ba sa'yo ang mag-drive? Ang ibig kong sabihin... Alam ko na. Kunin ko lang yung susi. Sorry, ha? It's okay. Hindi ka kaya kagalitan? Ginabi ka? Buti nga, hinatid mo ako, eh. Whew. Ate, si Levi, uncle ng tinuturuan ko. Good evening.
Magluto ka na. Kanina pa kami ginugutom. Ah. Sige, Elaine. I'll see you tomorrow. Sige. Salamat ulit, Levy, ha? Mag-ingat ka na lang sa pagdadrive. Mabaha na yata. Ang depresya ng katawan ko sa puso, hindi sa mata. Sige. Sige. Thank you. Wala, marunong ka pala magpiano. Maliit pa kasi ako eh. Pinag-aral na ako nung mami ko. Ah. Ikaw, marunong ba? Konti. But you know I love that song. Sige, tuloy mo. Hindi ko kasi memorize eh. O sige. Halika. I-review naman natin yung mga assignments mo, ha? Yes, Mom. Can I go now? Yeah, okay. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. Mukhang magka-vibes kayo ng pamangking ko, ah. Mabait naman si Mitzi, eh. Buti pa siya. Naingit na ata ako. Ah, Elaine? Hmm? Nagagawin ka ba pagtawasin dito? Bakit?
Baka kasi maayaya kita mag-dinner sa labas. Si Levi naman, alam mo naman ang ate ko eh. Ko, ikaw! A simple yes or no will do. Tatawagan ko muna ang nanay ko. Okay. Gusto mo ako paano dumayal eh. Elaine, kahit ano pa ang iyong gawin, hindi ka makatakas sa damdamin. Kahit na gano'n mo pigilin, lalabas at lalabas din ang katotohanan. Sabi nga, gaya rin na nakagapos sa puso, patuloy pa rin ang pagbibigay buhay sa kanang nagmemeari. Hindi ako katulad mo, Levi. Wala akong tapang. Tinanong mo ko kanina kung malakas ang loob ko. Sabi ko, depende. Ang totoo niyan, duwag ako. Yan pagkaduwag, para rin yan sakit ng tao. Pag inisip mong duwag ka, talagang mahihina yung kalooban. Pero pag kinumbisi mo ang sarili mong tama ka, kahit na ano, kahit na sino, kaya mo harapin. Lalo-lalo na kung naniniwala kang tama ka. Paano mo naman iisipin gagalahin ka ng ibang tao kung sa sarili mo ay wala kang paniniwala? Binigyan ba kita ng permiso? Ano pong magagawa natin? Tapos na. Elaine, bakit? Huwag kang ganyan, Levi. Hindi mo alam na maaari kang makasakit ng damdamin. Why? Akala mo ba pinaglalaro lang kita? Hindi mo pa ako nakikilalang mabuti. Hanggang sa ngayon, gusto ko nakikita ko. Takot ako masaktan. At ayaw ko ring mandamay ng tao. Mahal kita, Elaine. Mahal na mahal. Di na magpabalik kahit na namang dama ko pang iyong mga halik na hindi pagpapalik tag-init o tag-lamig hanggang naririto tayong kalwa sa taipin matagapos man ito ay may tanong isang bihag na tayo kasalanan magmahal ang parusang iyong igawa sa akin huwag lamang ang limutin ka tigil ang sambahin. Ako ay palayain kasalanan ko.
Good afternoon ho, Mrs. Delfino. Huwag mo sabihin nga alis ka na naman, Levy. Ang sabi ng doktor, masama sa'yo magpagod. Ihatid ko lang si Lane sa sakayan. Tapos na ba lessons niyo? Papa. Si Meji. Nasa itaas. Sige. Levy, nakakahiya naman sa kanila. Huwag mo na akong ihatid. Huwag mo silang pansinin. Sino ba talaga ang chinututor mo? Yung bata o yung tiyo ng bata? Nakita ka raw ni Beta, kasama mo yung Levy na yan sa sine. Bakit? Kailan pa nagkaroon ng tutorial classes sa sine? Humingi naman ako ng permiso sa tatay eh. Pumayag naman siya. Oo, dahil napapaikot mo yung ulo na matanda. Konting karinyo mo lang, pumapayag na siya. Gumagawa ka na naman ng milagro, no? Sino ba pinagmamalaki mo sa akin? Yung ugok na lalaking yan? Huwag mo siyang insultuhin, ate. Mabait na tao si Levy. Aba, tignan mo nga naman. Naidinner at naisini ka lang, sinasamba mo na. Elaine, kailan ka ba tutubuan ng wisyo sa utak? Nasilbihan ka lang ng isang platong pansit, naglalaway ka na kagad sa lalaki. Nasasaktan ka? Ano kaya mas grabe? Kung iwanan ka na naman ng lalaki mo, hindi ako yung iwan ni Levy. Mahal niya ako at mahal ko rin siya. Diyos kong tao ka, hindi ka na nadala. Ilang beses ka bang kailangan lokohin ng lalaki bago ka matauhan? Balita ko yung may sakit pa raw yan, ah. Anong gusto mo? Mag-asawa ng isang baldado? Imbis na kumuha ka na mag-aalaga sa'yo, ang kinukuha mo yung aalagaan mo. Sinabi nang wag mong iinsultuhin si Levy, eh. Anong gusto mo? Matulad ako sa'yo? Bakit? Pareho lang naman tayong dalawa, hindi ba? Naloko ka rin ang lalaki mo noon, hindi ba? Aasa-asa ka rin, hindi ba? Olivia! Totoo naman, ah! Hindi ba? Nung dispatchahin mo si Leo Gonzalo, aasa-asa ka pa rin babalikan ka. Pero anong ginawa niya? Nagpakasal siya kagad sa iba! Narinig rin kitang umiiyak. Kahit nung nagkulong ka sa banyo, narinig kong humahagulgul ka ng dahil sa lalaki! Totoo naman, ah! Totoo naman! Totoo naman! Totoo! Huwag mo akong igaya sa'yo na hindi mabubuhay na walang lalaki! Kung ano man ang narating ko ngayon ay dahil sa sarili kong pagsisikap, hindi dahil sa tulong ng sino mang lalaki! Tandaan mo nakatira ka sa aking bahay! Kung hindi mo matiis ang aking mga reglamento, umalis ka! Lumayas ka! Yan ba ang panakot mo sa akin? Hindi kita tinatakot! Sinasabi ko lang ang totoo! Malakas na ang loob mo! Sige! Lumayas ka! Pasamayin mo ang loob ng nanay! Tignan ko lang kung ano'y kakatwiran mo kapag inatake ng grabe nanay! Ate, hindi ko pananagutan ang buhay ng nanay. Sige! Lumayas ka! Lumayas ka! Elaine! Bakit? Levy. Baka makita pa kayo ni Elisa. Lalo lamang lalala ang gulo. Elaine, bakit mo ito ginawa? Kasal na ho kami ni Levy. Nagpunta ho kami dito upang... Inay, pakisabi mo nga sa kanila na lumayas sila sa pamamahay ko. Elisa, pag-usapan muna natin ang mga bagay na ito. Wala na akong gustong sabihin sa dalawang walang yan yan. Walang mangyayari dito kung puro init ng ulong pairali natin. Hayaan mo, ate. Hindi rin naman namin intensyon na dito tumira sa iyong pamamahay. Kahit na isang butil na kanin na galing sa iyong pagiging martir na anak at kapatid ay hindi namin makakayang isubo. Anong sinabi mo? Ulitin mo nga. Pwede ba tumigil na kayong dalawa? Ilan masisisim ba ang kapatid mo na magalit sa'yo? Binigla mo kami eh. Bakit ba kinakailangan pang gawin mo ito? Hindi na ako nagtataka kung ganyan ang pag-iisip ninyo, inay. Alam ko naman kung anong nakatanim sa inyong puso. Alam ko! Ako ang masamang anak! Ako ang walang silbi! Ako ang boba! Ako ang walang utang na loob! Si Ate Elisa ang sugo ng Panginoon sa inyong mundo! Lumayas kayo! Lumayas kayo dito! Tay na. Hindi ako aalis hanggang hindi ko natatapos ang gusto kong sabihin. Isumpa niyo na ako kung gusto niyo. Hindi ko piniling ipanganak sa pamilyang ito. Malas niyo lang at ako ang inyong naging anak. Pero ikaw, Ate Elisa, maaaring malaki ang utang na loob ko sa'yo. Pero hindi mo maaaring angkinin ang aking pagkatao. Babayaran kita.
Hanggang sa kahuli-huli ang kusing na ginasta mo para sa akin. Babayaran kita! Umalis na kayo! Tayo na! Umalis na kayo dito! Ilay! Umalis kayo! Aling! Mga walang iya kayo! Huwag na kayong papalik dito kahit kailan! Kahit kailan! Pasensya ka na. Ito lang kasing bakanting bahay ni Kuya Toti. Dapat nga magpasalamat pa. Libre. Pinahiram ka pa ng gamit. Hindi naman nila kailangan yan. Nakatambak lang naman yan doon. Hayaan mo, Elaine. I will prove to you na kayo kong maging pare de familia. Levy, wala ka nang kailangan patunayan sa akin. Kakain tayo sa labas. Ha? Matagal pa naman ang birthday mo, ah. Ang lagay, dahil ba sa kasal na tayo, hindi na kita pwedeng ligawan. Pinola mo pa ako. Aminin mo na, nagsasawa ka na sa luto ko, no? Hindi, ibubloo ito mo kita sa isang bigating restaurant. Oy, sige! Masarap pa rin ang tapsilog. Oo nga. Yung bag mo nakakaya, bamoy na. Sorry eh. Okay lang. Sana ng brother-in-law niya si Levy sa isang bangko. Pero masyadong mataas ang pride ng mister ko eh. Ayaw tanggapin. Humanap siya ng sarili niyang mapapasukan. Kaya yon detail man siya ng isang drug company. Ready na, ma'am. Ako naman, nagtuturo na rin ako dyan sa public school. Come on. Elaine? Hmm? If you don't mind my asking, no? Hmm. Nagkakasya bang kinikita niyo kahit na hindi niyo pinoproblema ang renta ng bahay? Meldy, if there's one thing na natutunan ko after almost a year and a half with Levy, hindi importante kung marami kang pera,
o kung 10 piso na lang ang laman ng wallet mo. Basta meron kang peace of mind, okay lang ang lahat. Ngayon ako naman naiinggit sa'yo. Gusto ko na rin ang peace of mind. Ay, naku. Kumusta ang Ate Elisa mo? Wala na kaming contact eh. Oh, kwentuhan mo naman ako tungkol sa sarili mo. Ay, naku. Nothing interesting. Levy, sumurrender ka na talagang wala ng pag-asa yung TV na yan. Pwede pa to. Aba! Wow! Taraan! Tignan mo, pwede pa. Ang galing-galing naman ang mister ko. Oh! Uy! Nawala! Uy! Ano nangyari sa'yo? Uy! Oh, aban naman! Wow, ah! Iba talaga itong television natin. Ay, nako. Halika na kumain. Tayin mo na yan. Halika na. Ito. Oh, hindi ka pa ba tapos dyan? Sandali na lang. Feel ko pa eh. Oh, Melly, regalo ko. Tura nito? At bakit pa kita re-regaluhan? Kung di ba dahil sa akin, hindi kayo nagkakilala ni Elaine. Elaine, what's wrong? Pwede ko ba malaman kung sino yung lalaki nakita natin kanina sa department store? Si Rolly. May porma, guwapo. May porma, guwapo. Loko. Actually, kababalik lang ni Andy. Galing New Jersey. Yung brother niya ang kasosyo ng negosyo. Pero siya mismo... Nasaan ba yung taong yan? Mag-iisang oras na tayo dito ah. Napaka-restless mo naman. Konting pasensya. Maraming appointment yun. Pero Elisa, alam mo, positive ako na mag-i-invest ng maraming pera tong si Andy sa venture capital. Green money yata ang armas niyan. Green money, ha? Kung napakabilis naman yung umaman, baka namang crook yan, Beth. Ito talaga, oh. Swinete lang yung tao eh. Pinagbintangan mo ng crook. Hay nako, Elisa. Pag nakita mo yung eyes niya, I'm sure may inganyo ka rin. Intelligent, rich, ambitious, and single. Umira lang naman yung pagka-desperate mo sa lalaki. Since when ba na-judge ang personality ng tao sa klase ng tela ng suot niyang Amerikana? He's here. I'm sorry I'm late, but one of my appointments got messed up. Tapos yun, nagkaroon ng domino effect. It's all right, Andy. This is Miss Elisa Fajardo, Andy Enriquez. Hello. Hmm.
Mr. Enriquez, have we met before? I don't think so. You look familiar. Hindi ko lang ma-pinpoint kung saan tayo. Maybe because I have a very common face. Well, I don't think so. Well, anyway, I've heard a lot about you, Elisa. Really? Mula kanino? Sir? From Beth. Who else? Masama bang katawan mo? Sana hindi mo na sinabi sa akin kung sino siya. Ikaw ang nagtanong, Levi. Pag naisip ko kung sino siya, at ano siya ngayon, lalo ko lang naalala na ganito lang ako. Hindi ba sinabi mo na ang importante sa tao ay hindi ang kapal ng pitaka, kundi ang kalinisan ng kalooban? Mahal mo pa ba siya? Ikaw ang asawa ko. Bye-bye. Ay, Levi, huwag mo nga palang kalilimutan bumili ng hopyang baboy mamaya, ha? Naglilika? Hindi. Takot mo, ano? Okay. Bye-bye. Bye. Ngayon. Hi. Anong ginagawa mo dito? Maaari ba kitang makausap? Please, Elaine. Bakit ka pa bumalik? Dahil sa iyo, Elaine. Kung ano man yung naputol noon, may pagpapatuloy pa natin. Before I left, I was nobody. Nagtrabaho ako, Elaine. Now I am somebody. Dito ko mapapatunayan kahit kanino man. Din ako sa mundong ito. I still love you very much, Elaine. Kaya ba ni minsan, hindi ka sumulat? Kaya ba ni minsan, hindi ka nagpasabi kung nasan ka? Kaya ba ni minsan, hindi mo kinumusta kung buhay pa ako? Pilano ko ito. Sa aking pagbabalik, hindi na akong dating loli na minamata na yung pamilya. Ipinangako ko sa sarili ko na babalik lamang ako kapag may pagmamalaki mo na ako at kaya ko nang harapin ang lahat ng panlalait ng kapatid mo. Loli, may asawa na ako. Do you really love him, Elaine? Hindi ko magagawa ang anumang bagay na makakasakit sa kanyang damdamin. May mga nangyayari sa buhay ng tao na pinagpapasyahan ng panahon at hindi ng mga nilalang. Ito ang aking phone number. Kung meron ka man kahit anong kakilanganin, don't hesitate to call. Thank you. I wish you nothing but happiness, Elaine.
Ano to? Nanggaling dito si Rolly kanina. In so many words, sinabi ko sa kanyang hindi na siya pwedeng makipagkita sa akin. Bakit mo sinasabi sa akin ang mga bagay na to? Mabuti na yung sa akin manggaling. Bakit ka napunta dito, Levy? Ayon sa mga kwento ni Elaine, you're an honorable man, Rolly. Napakataas ang pagtingin sa'yo ng asawa ko. Kaya nirespeto rin kita. Just a simple request, Rolly. Please don't disturb my house anymore. Please lang. Wala kang dapat ikatakot, Levy. I worked very hard to win. But I'm also a gracious loser. You're a very lucky man. I know. Just promise me one thing. Ito naman ang request ko sa'yo. Please take care of Elaine. She's as precious to me as she is to you. I am very impressed, Elisa. You have reasons to be. So next week, pahahanda ko ng ating letter of agreement. I understand na meron ka pa yatang outstanding balance sa banko. Well, normally may risk sa isang venture capital kapag may utang pa sa banko ang isang party. But I'm sure we can always agree on certain terms and conditions. Hindi ka magsisisi, Andy. How does 8 o'clock sound? 8 o'clock? Masyado bang late yan para sa tayo? Dapat makilala kitang mabuti, di ba? 8 o'clock sounds fine. Good. Hindi ka rin magsisisi. Is anything wrong? I'm sorry. It's just that... Are you sure hindi pa tayo nagkakilala nung araw, Andy? Not unless you believe in reincarnation. One question, Ms. Fajardo. How come you're not married yet? How come na yan ang laging tanong ng tao sa akin? Bakit, Andy? Naniniwala ka ba na walang katuturan ng isang babae hanggat wala siyang suot na wedding ring? Hindi ba maaaring mabuhay ang babae, maging maligaya at fulfilled kung wala siyang asawa? Yan ba sagot mo? Tinatulong mo ako. May mga babaeng pangkasalan. At ikaw? Iba lang ang priorities ko. You mean to say, you don't believe in love? Hindi ko sinabi yan, Andy. I just don't think it's a necessity. Ang galing mong sumugod, Ms. Fajardo. Napakadali kasi ng mga tanong mo, Andy. You mean nothing happened? Pwede ba, Beth? Bakit hindi pwede? Anak ko ba naman, Elisa? Ano pang hinahanap mo sa isang lalaki? He likes you. Hindi pa ba obvious yun? Eh, hindi naman yun ang question eh. Do I like him enough? Anong hinihintay mo? Haranahin ka niya. Ipagsalo ka ng tubig sa balon. Beth, para sa akin, sapat na yung minsan. Minsan pagkakamali. Paano mo nga malalaman kung tama o mali if you don't even try? Ayoko na ng komplikasyon sa buhay. Maigi na yung ganito. Gaga! Hoy, ano ba? Nagpunta tayo dito para mag-enjoy, hindi negosyo. Halika na, masarap ang tubig. Sige, mamaya na. Tatapusin ko muna to.
Andy. Signed, sealed, and delivered. Thank you. Sa lahat ng mga business partners ko, you're definitely the best. You really are quite a businesswoman, Miss Fajardo. I'm a businesswoman. Marunong akong humimas, marunong din akong kumarinyo. But to a certain limit, Mr. Enriquez. Huwag mong bigyan ng ibang kahulugan ng ating partnership. Levy, okay ka ba? Yeah. Sigurado ka? Nako ah, ang aga-aga mo, kinukulit. Susunduin kita mamaya sa school. Kain tayo sa labas? Matagal-tagal nga tayo hindi nakakain sa Top Slug. Sige. Bye-bye. Levy? Congratulations. Bakit? Magiging tatay ka na. Yeah? Ako? Magiging tatay? Ano gusto mo? Gusto mo ng prutas? Ano gusto mo? Ano gusto mo? Tapsilog. Di ba sabi mo kakain tayo mamaya? O sige, pag-uwi ko mamaya, kakain tayo tapsilog. Lilibutin natin lahat. Lilibutin natin lahat. Oh! I'm so happy. Simula ngayon, kailangan maging mas masipag ako. Dahil, magiging tatlo na tayo. Pero mag-iingat ka, ha? Ngayon pa! Ngayon pa magiging tatay na ako. Siyempre! So happy. Muna na ako. Okay? Bilis ha. Mag-iingat ka. Yeah. Take care ha. Ikaw. Bye-bye, bye-bye mommy. Bye-bye. Yeah! Thank you.
Kumusta ho siya? Gusto ka niyang makausap. He'll be all right. Levi? Levi? No! No! Levi! 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 Kapatid ka! Tama na. Levi? Ang libing ni Levi. Alam ko, nabasa ko sa dyaryo. Makikipaglibing kami ng tatay mo.
mas maganda siguro kung sumama ka sa amin. Anak, kung ano man ang pagkakasal at pagkukulan ng kapatid mo sa atin, napagbayaran na niya yun. Matagal-tagal na rin namang hindi kayo nag-uusap at nagkikitang magkapatid. Inay, nakatiis ako na matagal. Makakatiis pa ako kahit na mas matagal. Hindi maganda yung inaasal mong yan, Elisa. Kung gusto ho niyong pumunta ng tatay sa libing ng lalaking yon, hindi ko ho kayo pinipigilan. Kaya wag niyo rin ho akong pilitin. Baka nakakalimutan mo kung sino kami sa iyong buhay, Elisa. Ako bang nakalimot? Kahit na kami nasa poder mo na ngayon, kami pa rin ang iyong mga magulang. Naging ugali na pag-usapan ng aking pamilya sa labas ng aking bahay. The only reason kaya ako nagpunta dito ay para pag-usapan ng ating business. Elisa, alas 5 na. Sarado na mga opisina. Kung aking sarili, huwag na matukso pang muli. Ayoko nang umibig. Magmahal. Natatakot ako. Pero sa'yo, Andy, unti-unti ko nararamdaman ang aking pagkababae. Andy,
Nakita mo na? May puso ka rin pala. Hindi ka pala ganun katigas. Tao ka rin. So all those years na pinakihigpitan mo ngayon, kapatid, it was all a fake. Alis na ako. I don't think so. Dahil marami pa akong dapat sabihin. At marami ka pang dapat malaman. Oh, come on, Elisa. Don't tell me after just a few years, wala ka nang naalam. Tignan mo ng mabuti ang mukhang ito. Tignan mo. Isipin mo kung saan tayo nakita noon. I've had enough, Andy. No. Elisa, hindi ako si Andy. Ako si Rolly. Akala ko magaling ka. Hindi mo na ba nakikilalang lalaking hiniya at binastos mo noon? Hindi ako nagpunta dito. Ako ang ginawa mong dahilan para pahirapan si Elaine. O baka naman nakalimutan mo na kung sino ako. Dahil masyado ka naging abala sa pagpapayaman mo. Ano mang klaseng laro ito, hindi ako handa. Andy, Rolly, o kung sino ka man. Sanay ka sa laruin, di ba? Ilang beses mong pinaglaruan ang feelings ni Elaine? Hindi ko pinaglaruan ang damdamin niya. O yeah? Gusto mo siyang igaya sa'yo na manhit at walang pakialam sa tao? Ang kaya mo lang apak-apakan ay yung mahihina sa'yo, hindi ba? Why did you take a good look at yourself, Elisa? Dahil sa galit mo sa mundo, nilalabas mo sa ibang tao. Tinatablang ka na ba? Sabi mo manid ako. Kung pinlano mong gumante, hindi ganitong laro ang sisindak sa'kin. Don't forget na hawak ko pa rin ang huling baraha. I can still withdraw my investment. Nangiinsulto ka na. Wala ka pang business ethics. Makinig ka, Rolly. Dahil minsan ko lang sasabihin ito. Nagsimula ka na rin lang ng laro, tatapusin ko na. Wala akong pakialam kahit sino masaktan. Makinig ka din, Miss Elisa Fajardo. Dahil isang beses ko din sasabihin sa'yo. Maaring napapaligilan ka ng mga bagay na pinangarap mo. Pero nag-iisa ka na ngayon. Lahat ng gusto mo kaya mong bilhin. But sad to say, walang nagmamahal sa'yo. Mm-hmm.
Kumain ka muna, anak. Mamaya na ho, inay. Baka naman ikaw pa magkasakit niyan mamaya. Hindi ho. Si Elaine. Narayan sa kwarto. Naligaw ka yata. Bakit ka naririto? Ikaw ang pakay ko. Hindi ko kailangan ng iyong awa. At higit sa lahat, hindi ko kailangan ng iyong abuloy. Hindi ka ba makakausap ng matino? Depende. Kung matino ang aking kaharap. Kung pumunta ka rito para yayain akong bumalik sa bahay mo, huwag ka na mag-aksaya ng panahon. Ito na ang tahanan ko. Yan ba natutunan mo sa matagal na panahong hindi natin pagkikita? Kung paano magmatigas? Nagkataon lang na marunong na ako ngayong maniwala sa sarili ko. May kumpiyansa na ako sa aking kakayahan. Ipinagmamalaki kong nagmahal ako at minahal ng isang taong tumrato sa akin bilang tao. Hindi gaya mo. Inidolo kita. Halos ilagay na kita nun sa pedestal. Sa isang utos mo lang, natataranta na ako. Oo, ate, okay ko pa ang isang manikang disusi. Pinabayaan kitang diktahan ako. Dahil ang akala ko'y mas marunong ka. Akala ko, mahal mo ako bilang isang kapatid. Pero ikinapos mo na ang mga paa at kamay ko. Pati ang puso ko, ikinapos mo pa rin. Wala kang dinidiyos kundi ang sarili mo. Malas ko lang. Ako pa ang naging kapatid mo. Elisa, Elaine, hindi ako nagsilang ng anak sa mundong ito. Pinalaki, pinaaral, inaruga at minahal para pagdating ng panahon ay paghiwalayan lamang ng galit at hindi pagkakaunawaan. Magkapatid kayo, nanggaling kayo sa isang sinapupunan at punla. Hindi ako naniniwala, Elisa, na magkaibang damdamin yung dalawa ni Elaine. Maaring ang puso ninyo ay magkaiba.
Ngunit magsintulad ang yung dugo. Magkapatid kayo. Akala mo ba'y madali para sa akin ang ginawa ko? Akala mo ba'y sinadya kong saktan ka? Hindi ko pa rin nakakalimutan, kapatid kita. Minahal kita, Elaine. Mahal kita. Ko. Alam mo ba kung bakit ako napako sa papel ko sa nanay at tatay? Dahil ayoko maranasan mo at maranasan ko nangyari sa kanila noon. Tuwing nakikita ko ang nanay na umiiyak, tuwing nakikita ko ang mga paghihirap ng tatay, tuwing naririnig ko ang mga panlalait ng tao sa atin, umiiyak na lang ako. Wala akong magawa kundi umiyak. Mangarap. Kaya ay sinumpa ko sa aking sarili. Nilalagay ko sa lugar at ayos ang buhay ko. At kayo din ang buhay mo. Ako naging extension nila noon. Hindi ikaw. Kung naigapos ko man ang puso mo, ang sa akin ay pinatay ko. Bakit kailangan natin lunurin ang ating sarili sa sama ng loob? Ate, mahal kita. Wala naman noon eh. Hanggang ngayon, andun ka pa rin. Tinitingala ako. Sa akin pa rin siya, Ate Elisa. Isisilang ko pa ang aming munting levy. Elisa, doon sa mga nangyari sa atin noon, I'm very sorry. Bumalik ako sa Pilipinas na may kim-kim na galit at paghihikanti. Hindi pala kayang gamutin ang mali ng isa pang pagkakamali. Patawarin mo ako. Gusto ko ring malaman mo na ikaw ang pinakamalaking dahilan ng aking pagbabalik. Na wala akong minahal o inibig maliban sa'yo. Pero kung sakaling dumating ang panahon na kailangan mo ng balik at ng masasandalan, may dalawa ko. Rolly, kalimutan na natin ang nakaraan. Dala ko sa aking sinapupunan ang binhin ng pagmamahal namin ni Levy. Siya ang nagkalas ng aking nakagapos na puso. Ngunit, muli kong iginagapos ang pusong yan para sa kanya. Huwag mo akong alalahanin. Meron naman akong Ate Elisa na mag-aalaga, titingin at magmamahal sa akin.